Uyung ketutuhanan, ketutuhanan. Hello guys, by the way, my name is Janjan Binum Sudan, the only one. By the way guys, for this video, for this content rather, for this content, you're gonna know me better. I mean, about the facts about me. Uyung katotohanan, Uyung katotohanan, Yeah, so we will start now. First and foremost, ako yung uri ng tao na God-centered talaga, yes. I am God-centered. Even how hard the situation is, kumakabit po talaga ako sa Panginoong Diyos. Kasi alam naman po natin sa sanlibutan to, walang iba na higit na nagmamahal sa atin kundi ang siya lang. So, first and foremost, I put myself in God. I surrender everything. Inaalay ko lahat sa Kanya kung anong meron ako ngayon. And then I am thankful. Basta guys, sorry na parang may singaw, Ginagawa mo? Yes, yun po ang totoo. I am a religious man. Then I am a Roman Catholic po, and for this year 2021. And for my 2 decades of existence in this world, I put myself to serve God. As a Roman Catholic, we all know, alam naman natin na mayroon pong tinatawag yung lector o yung nagbabasa ng banal na aklat or the Holy Bible. Gaya nito guys. So, I have it. Yes. The Holy Bible. I have also a rosary. Yeah. And then, I teach myself to be yung mas strengthen pa yung faith mo kay God, kasi it's important, especially in these situations that we face a visible war inside the world. Yes, so kaya nga kailangan nating magdasal, lalong-lalo na ngayon. Hindi natin alam kung kailan darating sa buhay natin ang ganyang sakit. Raise myself without my dad, sorry to tell, and yun, sad to say, no? Minsan kakainggit na yung iba, lumaki yung kompleto yung pamilya, pero para sa akin, kompleto ang pamilya ko, kasi yung tumayong ama sa akin ay si Jesus. Kasi, guys, and sa mga times na para sa akin, I am filled na talaga sa buhay, yung mga ganun. Based naman sa aking dialect, guys. Kagaya ni Jim Pawin po, yun. We are a beginners po, YouTuber po. Yun. Kagaya ni Jim Pawin sa kanyang 10 facts about sa kanyang self is my dialect is Mandaya or party po kami, and I am proud to say that na party po ako ng IP or indigenous people. So, hindi ko po yung pinagkakaila kasi God's given that scenario of my life. Hindi ko alam kung scenario ba, basta yun. Basta bigay ng buong magkapal kaya tatanggapin natin. Huwag tayo nagre-reklama. Kanan. Giniagawa. And, yun. Tungkol naman sa aking parents, my mom had already a new husband. Pero I am thankful for her husband na naging mabuti naman po sa amin. Sa unang father ko po is, we have 3 sana siblings, kaso nga lang, natay siya yung isa. Sad to say, natay siya yung isa namin. Sa dalawa lang po kami. And then, lalaki kami lahat. Then, sa pangalawa naman po is, dalawa din sila. And then, akin namin tinatawag sa kanila is half-brother. Yung ganun. Pero sa akin, kapatid ko talaga sila. So, no matter what happened, kung kaya kong ibuwis ang buhay ko para sa kanila, gagawin ko po talaga. Sibanin ko ako kasi ako yung elders sa aming apat. Ako talaga yung I always stop myself that I am a second parent to them. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin sa mundong baba o sa mundong ito. So we should be a think. So I think ganon. Kasi ako kasi guys, doubted ako. Ayun. And
I am a working student. At hinayaan yung parents ko ang mamroblema po para sa tuition, yung mga ganun-ganun. Naging working student po ako from elementary until natapos ko yung senior high ko. So I think from grade 6 until natapos ko yung senior high ko. So ang hirap, pero kailangan mong kayanin, no? So yun nga guys, nagtapos po ako ng mid honors. Yes, hindi pinagyayabang, pero dahil po sa sikap at tiyaga po po, kuya, ganun, nagbunga ang aking paghihirap sa pag-aaral. And then, may kasama po yun ang blessing. So yun nga guys, nagtapos po ako ng mid honors. And unfortunately, hindi ko napag-patuloy for college degree yung pag-aaral ko kasi nga, nag-stop na po ako pagiging working student, no? And then, nakapag-aral naman po ako na first year college with course of education, Bachelor of Secondary Education, major in science. No? Hindi ko nga alam ba't science yung nakuha kong ginagawa. Hindi naman ako ganun katalinuhan. Pero don't judge yourself. Be yourself. Trust yourself and have faith. So yun. And then, ngayon, 3 months lang po ako kasi nga naguluhan po ako ng learning modality ngayon dulot na ng pandemya. Pero guys, alam nyo na nakakatuwa, I am thankful, no? Na because of this pandemic, mas naging strengthened yung faithful kay God. So yun yung, I think, sa buong buhay ko guys, the greatest fulfillment, no? Para sa akin, no? Deep talaga yung, alam yung, deep talaga or strong yung faith mo sa Kanya. Kasi kung strong yung faith mo sa Kanya, hindi Kanya papababayaan. Ginagawa mo! No? And another fact for me is I am COVID-19 survivor. Yes. It is the truth. It is the fact talaga. Fact na fact. Hindi bluff. Fact na fact po guys. Isa yan na reason why I stopped my study. At the same time, I don't want to, hindi ko gusto i-pressure yung sarili ko. Hindi ko nga, akala ko nga nun, hindi na magtatagal ang buhay ko dun. Akala ko na nga, yun na. No? Ang katapusan ko. Pero, sabi ko nga, if you have a strong faith with God, hindi ka niya pababayaan. Kaya yun, yung health workers, ang tawag na sa kanila, anong mga tawag sa kanila? Which is... frontliners. Na-surprise po ako, may pabalon po sila. Hindi ko po nakunan ng mga footage yung mga ganun kasi nagmamandali, no? And then, pero maglalagay ako ng konting medyaan yung papunta po ako ng quarantine facility. So yun, ang bilis po talaga ng pangyayari, guys. So yun, kaya kailangan nating mag-ingat. I think ang gulo ng content na to, pero bahala na kayong umintindi guys. And then, sa susunod po, I'm not too fluent po kasi magsalita ng Tagalog. I know that Filipino is our national language. And then, Bisaya po, kabalaw Bisaya. Pero diligid na ako ang ano, diligid na siya ang ako ang mandayag ko guys. So, in short, ako'y upat kabuk ng language ng buhay. No? O naman, Maya, sarag Bisaya, sarag Tagalog. And then, Tagalog or Filipino, sarag sila. English. So, gamay lang po. Really, kikofer na lang po. So, nalang ko'y ng buhay. So, I think sa mga sunod na videos na ako, guys, ang content na binang makasagarang masultin na ako is Bisaya na Jod. So, no worries po kayo. Magbutang ko subtitle. Matanggap sa title, and then for me, sa mga friendly na tao, friendly ako guys, yes, friendly ko sa karoon akong age, so friendly na ako karoon ng age, mas akong stand sa akong life dili, so nang before na elementary, sa akong elementary life guys, full of bullies kayo akong elementary life. So, pagkabot ako high school, I tell myself to be strong enough, no? Na hindi porki mandaya ako, hindi porki na parte ako ng indigenous people is yuyurak-raka na lang yung pagkatao ko, yung ganun. So I teach myself na kailangan kong lumaban. Kasi
Abot talaga tayo sa point, guys, na tayo mismo ang tutulong sa ating sarili. Even your true friends, try the wrong good ta. Kabalagin mo, manang yung mga trader din, ha? May mga agaw, sir. Giniagawa mo! Magdas ka sana. So, kana siya. Friend, pero karon guys, friendly ko nga pagkatao. Sa unang gudigid ko, hilumog ka kapag pagkatao na sa elementary na ako. I'm grade 4 ko, grade 5, most behaved good ko. Lagi ko yung middle ng most behaved mga tumot. Ipaak-paak ng warto sa ilaga. Ilaga, sorry. Giniagawa mo! O, nakatuloy ito sa balay. So, nakapuyo ko dire sa Davao Oriental, this province of Davao Oriental, which is pinakalas na ni sa entire Philippines siguro nga. Ang pinakalas na ako nga ito ay is sa papamuy ano na ako, guys. I think about 15 or 20, layo na ng 20 families. Basta mga 10 above na families ako na po yan. Para lang yun ma-raise na ako ang akong educational attainment. Hindi ko yun sila tayo matawa na. Basta makag-spill lang, taro ko na. Kaya listen mo ko ng pamilya, guys, sa tinuod na may sundiyod ka kayong sitwasyon. Akong inahan, Lord, no, right? Pero I am proud na ang akong inahan, napada ko po niyan kanang naipagtuo sa Ginoo. O kanang dili dapat magdungod sa isang katao. Magyod na ako ngayon nung dumusak ang inahan, guys, na anak siya, dili yun ko magdungod sa isang kayo lahat. Ano? Hindi man maaya. Sinod, anak. And then, kung kanapod siya, at the same time, salamat sa mga supporters. Oh, baka naman. Guys, kung sa man ang kalabasan ani nga creation ako sa kong channel, party mo, ana. So, wala ni siya kung wala good mo. So, salamat kaayo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Utumatang kilik sa programang ito. Utumatang kilik ng mga videos ko po. Sana po, wag na wag po kayo magsasawang panoorin po ang mga ito. Sama na sa English way. So, guys, thank you for your support. For your humongous support, no? But, I've always not your golden heart. So, please, those support my YouTube channel. Nasa 1k subscriber pa lang po tayo at then at the same time hindi pa natin yung simple powers. So dito na po tayo nagtatapos, guys, even though my content not stoked here, pero at least man lang po, guys, may kunting nalaman po kayo sa content na to. I think especially yung God power, yung faith natin na to be strong po talaga. So kahit yun lang po yung pagkunan ng pansin, kahit hindi na yung pakialaman yung ano bang huwag niyo yung pakilamit ko ba rin sa Jesus Christ. Sabi ka pa naman yung anak. So, kanang hulog na bitaw, guys. Sorry for that. So, kato lang, guys. Salamat kaayo. Oh, thank you. And God bless. And more power.